Morning po sa inyong lahat. Magandang umaga, lalo na sa Panginoon. Narito po muli tayo, pero tapos na po tayo sa pag-aaral ng aklat ng mga gawa. Kaya mag-uumpisa po tayo ng panibagong pag-aaral. Pero bago yun, nais ko munang mag-aral muna po tayo ng isang itinuro ng Panginoon Jesus nung siya ay narito pa sa lupa. At pagkatapos nating ma-discuss ito, tsaka tayo pupunta sa susunod nating pag-aaral na aklat. Dito po sa aklat ng Lucas chapter 10, mula verse 25 hanggang 37. Lucas chapter 10, verse 25 to 37. Ang bahagi pong yan na itinuro ng Panginoon ay pinapamagatan natin ang Mabuting Samaritano, the Good Samaritan. Kaya atin pong pag-aaralan, pero bago po yon, tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos, marami pong salamat sa panibagong araw na ipinagkakaloob niyo sa amin. Salamat po sa inyong patuloy na paggabay sa amin. Hindi lang ngayong araw na ito, kundi simula nung kami, Panginoon, ay naisilang. Hawak niyo ang aming buhay, Panginoon. Kaya't Ama, sa oras pong ito, humihingi po kami ng gabay sa inyo sa pag-aaral ng inyong mga salita. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Dahil kayo po ang aming pag-asa. Salamat po sa gabay at patnubay, pangunguna ng Banal na Espiritu. Kung wala po ang Banal na Espiritu, wala talaga kaming magagawa. Salamat po, aming Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Pray ng Panginoon. So, aklat po ng Lucas, chapter 10. The Good Samaritan. Ano ba yung Samaritano? Ang Israel po, nung panahon ng Panginoong Jesus, ay nahati sa tatlong lugar. Po, sa itaas, Galilea, sa gitna, Samaria, sa ibaba, Judea. Ngayon, yung nasa gitna po, yung lugar ng Samaria, galit yung mga taga rito sa Judea at saka Galilea. Kaya ang tawag nila sa mga taga rito, hindi Israelita, mga Samaritano, mga taga Samaria. Bakit sila galit doon sa mga nandun? Dahil po, well, maraming dahilan, pero isa sa pangunahing dahilan, kasi yung mga nando doon, mga nakatira sa Samaria, yung mga Samaritano ay, may lahi ng ibang lupain. May lahi ng Assyrians. Isa pa sa, so hindi full-blooded Israelites, parang halimbawa, hindi Pilipinong Pilipino, kundi may lahi ng ibang lahi. Isa pa, may panahon na yung mga taga-Samaria, nagtayo sila ng pinaka-templo nila sa Mount Gerizim sa Samaria. At yun ang kinikilala nila na lugar kung saan si Isaac ay ihahandog. No? At yun ang kinikilala nila na pinaka-lugar na pinili ng Diyos. At Galilea, galit sa kanila. So, at yung pag-aaway na yun, mga kapatid, natatandaan nyo sa John chapter 4, no? May mga, no? Paumanhin kayo sa maraming background dahil umpisa ito eh. So, yan po. John chapter 4, mula verse 7 hanggang 9 lang tayo. Ganito po ang sinasabi. Tumuloy naman ang mga tagasunod niya sa bayan upang bumili ng pagkain. Habang nakaupo si Jesus, dumating ang isang babaeng taga-Samaria para umigib. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Pwede bang makiinom?" Verse 9, sumagot ang babae, "Kayo po ay isang Hudyo at ako ay Samaritano at babae pa. Bakit po kayo nakikiinom sa akin?"
Sinabi niya ito dahil hindi nakikitungo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. No? Maliwanag po yan. Nagulat yung babae nung ang Panginoong Jesus ay humingi ng inumin ng tubig. Ah, ba't kayo nakikipag-usap sa akin? Taga-Samaria po ako. Oh, Samaritano po ako. Kayo, Hudyo kayo. Bakit kayo nakikipag-usap? Isa pa, babae pa ako. Pero yung main na ikinagulat ng babae, ba't siya tinatanong? Eh, Samaritano siya. Okay, so yan ang konting background po, no? Ulit, no, yung mapa ng bansang Israel, Galilea, Samaria, Judea. At yung Samaria ay nasa gitna, yung mga tao ron, galit yung mga Hudyo. Okay, so dito na po tayo, Lucas chapter 10 mula verse 25. Sabi po rito, lumapit kay Jesus ang isang tagapagturo ng kautusan upang subukin siya. Marami nung pang panahon na yon ng mga teachers of the law, no, mga tagapagturo ng kautusan, lumalapit sa Panginoon, nagtatanong sa Panginoon, hindi dahil gusto ng katotohanan, kundi dahil gustong subukan yung kakayanan ng Panginoon. Gustong alamin yung kanyang katalinuhan. O kaya, minsan naman, lumalapit sila sa Panginoon para maipahiya ang Panginoon. Pumunta po tayo sa John chapter 8. Ito pinakamatinding halimbawa. Sa John chapter 8, umpisahan po natin ang verse 3 hanggang 6. John chapter 8 verse 3 hanggang 6. Sabi po rito, dumating ang mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo na may dalang babae na nahuli sa pangangalo niya. Pinatayo nila ang babae sa harap ng mga tao at sinabi nila kay Jesus, Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa pangalunya. Ayon sa kautusan ni Moises, ang mga babaeng tulad niya'y dapat batuhin hanggang sa mamatay. Anong masasabi mo? Verse 6, itinanong nila ito upang hanapan ng maipaparaatang laban sa kanya. Pero yumuko lang si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng kanyang daliri. Ito masakit, yung isang sitwasyon na yon. Ano po? Nando doon ang Panginoon, nagtuturo, tapos biglang may dinala silang babae na nahuli sa pangangalo niya. Now, bukod sa pinalusot nila yung lalaki, no, hindi ka naman kasi pwedeng mangalo niya na mag-isa ka eh. Kailangan may kapartner ka. Bukod sa hindi nila isinakdal yung lalaki, yung babae lang ang isinakdal nila, gagamitin pa nila itong babae na ito, hindi para makahanap ng katarungan, kundi para makahanap ng maipaparatang sa Panginoong Jesus. Hindi sila concerned na maituwid yung babae o magkaroon ng justice. Ang gusto nila, sa sagot ng Panginoon, magkamali ang Panginoon para masumbatan nila ang Panginoon sa kanyang mga salita. Pero alam ng Panginoon yung kanila mga plano. So, balik tayo sa Lucas chapter 10. Kaya dito sa verse 25, lumapit kay Jesus ang isang tagapagturo ng kautusan upang subukin siya. No? Hindi upang makaalam ng katotohanan. Hindi upang humingi ng gabay. Lumapit sa Panginoon ang isang tagapagturo ng kautusan upang subukin siya. Nagtanong siya, Guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkaroon ng buhay na walang hanggan? No, napaka-relevant nung tanong kasi katatapos lang natin nung pag-aralan yung aklat ng Galacia. Basically, ang tema ng aklat ng mga Galacia ay kung paano ka maligtas. At doon sa aklat ng mga Galacia, tandaan nyo, yung mga taga-Galacia, mga hintil po yun. Hindi sila mga Hudyo, hindi sila mga Israelita. At ang itinuro sa atin doon ay hindi mo kailangang magpatuli, hindi mo kailangang
sundin yung iba't ibang mga seremonya na nagpapatunay na, no, na ginagawa ng mga Hudyo, mga Israelita. Ang kailangan mo ay sumampalataya sa Panginoon. At ang dugo ng Panginoong Jesus, yung kamatayan niya sa krus, ang maggagarantya ng inyong kaligtasan. So, dito naman, ganun din yung tanong. Ano yung sabi niya? Nagtanong siya, Guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkaroon ng buhay na walang hanggan? Take note, no? Inuulit ko po. Hindi siya nagtanong para maintindihan niya kung ano talaga yung paraan para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nagtatanong siya para subukin ng Panginoon. May mga tao pong ganyan, no? Na minsan pagka humahayo tayo, nagba-Bible study tayo sa ibang lugar o kaya sa Pilipinas pagka nasa lansangan tayo, no, sa tabing daan o sa sasakyan, pag nagsishare tayo ng Word of God, may mga tao na nagtatanong sa atin hindi dahil gusto nilang malaman yung katotohanan, kundi dahil gusto nila tayong subukin o kaya gusto nilang ipakita na mas tama sila. Meron silang fixed, no, meron silang panindigan, kaalaman, at tatanungin ka nila at hahatulan nila yung sagot mo base dun sa kanilang kaalaman. Debate po yung labas niyan. No, yun yung sinabi sa Apostol Pablo kay Timoteo, iwasan yung mga ganyang mga pag-uusag, yung mga pagtatalo-talo, mga walang kabuluhan yan. Pagka ang isang tao ay hindi naghahanap ng katotohanan, huwag mo nang kausapin. Ano sabi ng Panginoon? Huwag mo ngang itapon ang mga perla sa mga baboy. Huwag ka mag-aksaya ng panahon sa mga ayaw. Ang Diyos ang tanging pinagmumulan ng katotohanan, pag-asa, kaligtasan, pero hindi niya ipipilit sa atin yung kanyang sarili. He is so gentle at iginagalang niya yung free will na ibinigay niya sa atin na hindi niya tayo pipilitin na pumunta sa langit pagkaayaw natin. Hahayaan tayo ng Panginoon. That He loves us so much and He respects us so much na hindi niya ipipilit sa atin yung kanyang sarili. Okay. So, doon na tayo sa tanong. Guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkaroon ng buhay na walang hanggan? Now, verse 26. Ngayon, oras. Okay, mahaba pa. Sumagot si Jesus, ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo roon? Ano ang nakasulat sa kautusan? Kasi, ano to eh, Hudyo ito eh, Israelita ito eh. Ang paninindigan nito eh yung mga kasulatan ni Moises. Kaya nagtanong ang Panginoon, ha? Tinatanong mo ako, ha? Ngayon, ano nakasulat sa mga kautusan? Ano mababasa mo ron? Tignan niyo yung katalinuhan na sagot ng Panginoon. Hindi nagbigay ng sagot ang Panginoon sa kanya. Ang ginawa ng Panginoon, ano yung alam mo? Ano yung paninindigan nyo? Ano yung nakasulat na sa kasulatan? Tuloy tayo. Verse 27, sumagot ang lalaki, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong lakas, at ng buong pag-iisip, at mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Oh, praise God. 28, tama ang sagot mo, sabi ni Jesus. Gawin mo iyan at magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Now, sipin ninyo, hindi niya sinabi, ito po yung mababasa sa kautusan. Una, ako ang Diyos mo. Huwag kang magkakaroon ng Diyos na maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng mga imahin. Igalang mo ang pangalan ng Panginoon. Igalang mo ang Sabat. Hindi yun ang sinabi niya. Ang sinabi niya na mababasa sa kautusan ay mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at ng buong pag-iisip. Mga kapatid, sige na, puntahan mo natin. May i-explain sana ako. Sa Lumang Tipan, aklat ng Deuteronomy, chapter 6. Aklat ng Deuteronomio, chapter 6. Umpisa sa verse 4 hanggang
9. Deuteronomy chapter 6 mula verse 4 hanggang 9. Ganito po ang sabi, no? Si Moses ito. Kinakausap ng Panginoon at isinusulat niya at ito yung ipinahahayag niya sa mga tao. Sabi po rito, makinig kayo, o mga mamamayan ng Israel. Ang Panginoon na ating Diyos ay iisang Panginoon lang. Verse 5, mahalin ninyo ang Panginoon na inyong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buo ninyong lakas. Huwag ninyong kalilimutan ang mga utos na ito na ibinigay ko sa inyo ngayon. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak, pag-usapan ninyo ito kapag kayo'y nasa inyong mga bahay, at kapag naglalakad, kapag nakahiga, at kapag babangong kayo, itali ninyo ito sa inyong mga braso o ilagay sa inyong mga noo bilang paalala sa inyo. Isulat ninyo ito sa mga hamba ng inyong bahay at sa bukana ng pintuan ng inyong mga lunsod. Mga kapatid, from the very beginning, ang gusto talaga ng Diyos ay isang love relationship with Israel. Yung pagmamahal sa kanilang Diyos. Ano yun? Mahalin ninyo ang Panginoon na inyong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buo ninyong lakas. Pagmamahal sa Diyos. Kaya, at ano raw ang gagawin doon? Sa pagmamahal sa Panginoon, ituturo sa mga anak. And it will be a discussion. No, yung pagmamahal sa Diyos, this will be a recurring theme. Ito ang palagi ninyong ididiin sa mga anak ninyo. Kailan nyo raw ituturo? Pag nasa loob kayo ng simbahan. Tama po ba? Hindi. Kailan mo raw babanggitin sa kanila yung pagmamahal sa Diyos? Pagka naglalakad kayo. No, pag nasa paglalakbay, pagka kayo'y nakaupo, pagka kayo ay nakahiga, itatatak nyo ito sa mga noon ninyo, ilalagay ninyo sa hamba ng inyong bahay. Yung pagmamahal sa Diyos would be your, ano, yung parang palagi siyang usapan. Mga kapatid, lalo na yung mga magulang na mananampalataya. Merong isang awit nung ako'y bata pa na karaniwang kinakanta ko pagka Father's Day or Mother's Day, kasi nababago naman yung lyrics eh. Yung second stanza. And as I grew older, you're still my hero, but there was a man that you looked up to. You told me of Jesus, and oh, how much he loved us. And I could see Jesus living within you. And I said, I want to be like you. Tungkol yun sa magulang, at sabi niya, habang lumalaki ako, ikaw ang aking hero. Pero meron kang isa pa na tinitingala. Itinuro mo sa akin ang tungkol sa Panginoong Jesus. Tapos yung third stanza, now I'm a young man with my dreams and my visions to sing to the world of the love of Jesus. And I'd like to say, thanks to my daddy. O kaya, thanks to my mommy, and especially to Jesus, for taking the time to show me the right way. Now Jesus, I want to be like you. So sabi niya, ngayon matanda na ako. Meron na ako sarili kong pangarap. Ngayon, ang gusto ko na ngayon, awitin sa mga tao, ipahayag sa mga tao yung pagmamahal ng Panginoong Jesus. Kaya nais ko magpasalamat sa aking mga magulang, sa aking daddy, sa aking mommy.
na itinuro nila sa akin, especially to Jesus, itinuro nila sa akin yung tamang daan. This should be yung, no, first goal ng isang magulang. Ano yon? Hindi na mapag-aral mo ng secular yung iyong mga anak. May mga panahon, yung mga magulang, libo-libo ang ginagastos para yung anak nila ay mabigyan ng isang secular education. Pero pagdating sa church, sige, kahit huwag ka na muna magsimba, anak. Hindi natin sine-check kung nagbabasa ba ng Bible yung mga anak natin. Basta yung project mo sa school, pagbutihan mo yan. O basta yung exam mo, ano? Inuupuan ng magulang yan, yung kanyang anak. Parang inire-review. O arithmetic, reviewin natin to, anak. Reviewin natin. Pero yung salita ng Diyos, bihira yung magulang na nakita ko na inuupuan yung mga anak para turuan yung bata ng mga Bible verses. Para turuan yung mga anak paano manalangin. Paano kilalanin ng Panginoon. Bihira. Tanungin ko kayo, ilan sa inyo ang may family devotion? Na yung mga magulang ay pinangungunahan yung kanyang mga anak ng pagsamba sa Panginoon, pagdulog sa Panginoon. Itinuturo natin yung pag-ibig ng Diyos sa atin, yung kaligtasan sa atin. Hindi. Pero pagdating sa ano, sa school, talaga kontodo tayo niyan, ano tayo niyan. Talagang lahat ng effort ginagawa natin. Maghihirap ako maigi, magtatrabaho ako. At yung mga iba na nasa overseas. Magtatrabaho ko rito, anak, para mabigyan kita ng magandang edukasyon, mapag-aral kita ng maigi. Yung pagmamahal sa Diyos, paano natin itinuturo? Anong effort ang ginagawa natin? How do we show the children yung suporta para sa pag-aaral para sa Panginoon? Anong sabi ng Panginoon dito? Old Testament pa lang. From the very beginning, ituturo nyo sa mga anak nyo ito. Always. Hindi lang pagka patulog na. No, minsan, ang lesson natin tungkol sa Diyos, sa mga anak natin, kung paano humingi. Sige, pray tayo ha. Hingi tayo sa Panginoon. Hilingin mo sa Panginoon yan. Mama, gusto kong laruan. Sige, pray ka kay Jesus. Nanay, pasyal naman tayo. Sige, pray ka kay Jesus. Yun lang ang naririnig. Minsan, no, hindi palagi. Yun lang ng mga bata. Paano humingi sa Panginoon. Pero yung pagmamahal ng Diyos, yung katapatan ng Panginoon. Mga kapatid, this is a wake-up call for us, mga magulang na Christian, mga magulang na mga anak ng Diyos, o kaya mga kuya na mga nakakakilala sa Panginoon. Gawin nating first priority na maituro sa mga anak, sa mga kapatid, yung tungkol sa pagmamahal ng Panginoon. Yung tungkol sa pagkilala sa Panginoon. Huwag natin ipaubaya sa Sunday school teacher. Kung paano tayo kasikap na matuto sila ng mathematics, ng division, kung paano mag-English, ganun din tayo maging kasikap. Turuan sila sa salita ng Diyos. Ibdulog natin sila sa Panginoon. Pagka may mga anak tayo na ayaw lumapit sa Panginoon, huwag tayo makontento. No, huwag tayong ipinagmamalaki natin yung mga natapos nila. Pero yung tungkol sa Diyos, hindi natin maipagmalaki. Bakit? Hindi nila kilala ang Panginoon. Basta okay lang. Basta yung anak ko, abogado yan. Yung anak ko, ganito yan. No. Sa buhay na ito, isa ang pinakamahalaga. Makilala ang Diyos. At magkaroon ng relasyon sa Kanya. Yun ang pinakamahalaga. Dahil ang buhay rito sa lupa, ganitong kaikli lang po. At mawawala rin. Hallelujah. Yan ang unang lesson sa atin ito. Balik tayo doon sa Lucas chapter 10, verse 27. Sumagot ang lalaki, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at ng buong pag-iisip. It is a love relationship, mga kapatid. Bakit napunta sa krus ang Panginoon para tubusin ang kasalanan natin? Ano sabi sa John 3:16? For God so love the world. Yung pag-ibig ng Panginoon, nagkaroon pa ng ng word na to qualify. Anong klaseng pagmamahal? So love. Very much. Sapagkat mahal tayo ng Diyos, very much. Na ibinigay niya
ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga magulang, magpapasko na. Yung tunay na dahilan sana ng kapaskuhan, matutunan naman ng mga bata. Huwag lang yung umasa sila doon sa matatanggap nila sa Pasko. Huwag lang yung magkaroling para may makuha sila. O kaya abangan nila yung pagkain, abangan nila yung Noche Buena, abangan nila yung mga paputok. Mga Christian tayo, mga anak tayo ng Diyos, ipamulat natin sa mga bata anong dahilan, pamulat natin yung pagmamahal ng Diyos sa atin, pag-ibig ng Diyos sa atin. It is a love relationship, even from the Old Testament. Kaya nga, nung nagle-lesson tayo ng gawa, ng Galacia, minsan may nagtanong sa akin tungkol sa kautusan. At sabi ko sa kanya, na-miss ng mga Israelita yung point ng Panginoon. Bayan na sila ng Diyos. Tinawag na sila ng Panginoon. Ngayon, binigyan sila ng mga kautusan para ipakita sa kanila ano yung buhay ng isang tao na may pag-ibig sa Diyos. Ibinubukod ng Panginoon na naiiba yung lifestyle, naiiba yung kaisipan, naiiba yung pananalita pag mahal mo ang Diyos. It is a love relationship, mga kapatid. So verse 28, tama ang sagot mo, sabi ni Jesus. Gawin mo iyan at magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Pagmamahal sa Diyos. Alam niyo, it's very consistent. Kasi yung pananampalataya sa Diyos at pagmamahal sa Diyos, it goes together. Tandaan ninyo, ang Panginoong Jesus din na nagsabi. Sa John chapter 14, di ba yun yung... ano? John chapter 3, kanina sinabi natin, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. John chapter 3 verse 16. Pagdating sa John chapter 14 verse 21. John chapter 14 verse 21. Juan kapitulo 14. John chapter 14 verse 21. Pagdating dito, ano naman ang sabi ng Panginoon? Ang sino mang tumatanggap at sumusunod sa mga utos ko, ang siyang nagmamahal sa akin. At ang nagmamahal sa akin ay mamahalin din ng aking ama. Mamahalin ko rin siya at ipapakilala ko ang aking sarili sa kanya. God is not looking for yung mga tao na sunod-sunuran sa kanya. Naghahanap siya ng mga tao na nagmamahal sa kanya. At dahil mahal mo ang Panginoon, sinusunod mo ang Panginoon. He made a way. Minahal tayo ng Diyos, no? Tandaan natin to, hindi natin naibig ang Panginoon muna. Inibig muna tayo ng Panginoon. God first loved us, kaya binigyan niya tayo ng kakayanan na mamahal natin siya. It's a love relationship. Motivation mo sa paggawa ng mabuti, dahil nananampalataya ka at mahal mo ang Panginoon. Ang motivation mo kaya mo ginagawa ang anumang bagay ay love. It's a love relationship. Any other motivation is not acceptable. Pagmamahal sa Diyos ang mahalaga po rito. Now, tandaan po ninyo ito. Ang mga salita na ito, galing po sa Panginoong Jesus. Hindi po yan galing sa akin. At hindi natin pwedeng sabihin na, wag nating ipangalandakan yung pagmamahal natin sa Diyos. Ang ipangalandakan natin, ang ipagdiinan natin, ang ipagmalaki natin, yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Wala po nakalagay na ganyan sa Biblia. Ang nakalagay rito sa Biblia, binabasa natin mula sa mismo mga bibig ng Panginoon. Pagmamahal ng Diyos sa atin at pagmamahal natin sa Diyos. It is a love relationship. So, tuloy tayo sa Lucas chapter 10. Verse 28, tama ang sagot mo, sabi ni Jesus, gawin mo iyan at magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Verse 29, pero ayaw mapahiya ng tagapagturo, kaya nagtanong ulit siya, at sino naman po ang kapwa ko? Ayaw niyang tigilan ng Panginoon, kasi nga, kaya naman siya nagtanong, hindi para makalam ng kaunawaan eh. Kaya siya na magtanong, gusto niya subukin ng Panginoon eh. Eh mukhang yung sagot ng Panginoon eh, parang siya rin yung pinasagot eh.
Hindi niya naisahan ng Panginoon eh. Naghahanap siya ng, "O Panginoon, paano? Anong sa paano maliligtas?" Binalik sa kanya ng Panginoon yung sagot. Siya naman biglang sumagot. Ganito po. O sabi ng Panginoon, "O tama 'yung sinabi mo. O gawin mo 'yan, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan." Siya rin yung pinasagot eh. Nabalik sa kanya. Eh sabi niya ba? "O eh, sige, may isang tanong pa po ako," sabi niya. Pero ayaw mapahiya ng tagapagturo kaya nagtanong ulit siya. "At sino naman po ang kapwa ko?" Verse 30. Bilang sagot sa kanya, nagkwento si Jesus. Overtime. Ituloy natin bukas. No? Papasok na tayo doon sa kwento na kaya ikwinento ng Panginoon ay bilang sagot doon sa tanong niyang pangalawa. Ano yung tanong niyang pangalawa? "At sino naman po ang kapwa ko?" Who is my neighbor? Kasi doon sa pangalawang utos na binanggit niya rin, "At mahalin mo ang iyong kapwa ng tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili." Love your neighbor as thyself. Eh sino po ang neighbor ko? Sino po ang kapwa ko? Sino ang pakikitunguan ko ng pagmamahal? Who will be an object of my the object of my love? Bukod sa Diyos, sino ba talagang dapat kong mahalin pa? Sige, may kukwento ako sa iyo. Pero bukas na po yung kwento na yon. Tutuloy po natin bukas. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa inyo sa mga pagtuturo nyo sa amin. Ama, hinihiling ko po, mga magulang na nakakakilala na sa inyo, higit sa secular knowledge, higit sa secular education, maging primary goal namin, O Diyos, ang maturuan ng tungkol sa inyo ang aming mga anak. Gabayan nyo po kami. Gabayan nyo po kami. Maintindihan namin anong education ang pinakamahalaga sa lupang ito. Yung edukasyon ba na magbibigay ng trabaho o yung edukasyon na nagdudulot ng kaligtasan? Paunawahan nyo po sa amin. Edukasyon ba na magtutulak sa amin na maging katanggap-tanggap sa mundo at magkaroon ng trabaho o yung edukasyon na nagbibigay kaliwanagan at nagdudulot sa amin ng kaligtasan? Tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po kami, Panginoon. At sa pag-aaral namin ng The Good Samaritan, patuloy pa po kayo mangusap sa amin. Salamat po sa inyo, Ama. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. Bago tayo magtapos, binabati ko yung aking pamilya dyan sa Taiwan, si Pastora Never, si Limwell, si Shaleb at saka si Evangel. At nais kong batiin ang aking mami, ang daddy namin, kinuha na ng Panginoon. Ang mami ko po, buhay na patotoo. Tinuruan niya po kami kung paano mag sa ulo ng mga talata. Mami ko, napakatyaga po, napakatyaga na magturo sa amin ng mga salita ng Diyos. Hindi ko alam kung ilang porsyento, pero maraming mga talata po na ginagamit ko sa inyo na sa tulong ng Panginoon sa pagtuturo po ng nitong devotion. Yung mga talata na yon, natutunan ko pa po nung bata pa ako sa pamamagitan ng aking mga magulang. Ang daddy po, tinuro nila sa amin kung paano maglingkod sa Panginoon ang buong puso. Pinakita nila sa amin ang buhay ng pananampalataya, kung gaano tayo kamahal ng Panginoon at kung gaano katapat ang Panginoon sa atin. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos para po sa aking mga magulang. At ang dalangin ko, pagka ako'y tumanda na ng todo-todo na, na wala na talagang kabuhok-buhok, yun na rin naman ang masasabi ng mga anak ko. Na masabi rin nila sa biyaya ng Panginoon. Yung mga anak, mga magulang po namin, itinuro sa amin ang tungkol sa Panginoon. At kung loobin pa ng Panginoon, magkaanak pa sila, abutin pa, ang masabi rin ng mga anak nila, eh, tinuro nila sa mga anak nila ang tungkol sa Panginoon. Kaya, to God be the glory. To God be the glory. Palain po kayo ng Panginoon. See you tomorrow.